Welcome back to our YouTube channel. Kamusta na kayo, Vebs? So today's video, magre-review tayo ng may pinadala sa atin dito ang K-Palette. May pinadala silang One Day Tattoo. Yan ang kanyang itsura. At itong One Day Tattoo Semi-Matte Moib Red. Tama ba? Moib Red? Move. Tama ba basa ko? Yan. Move Red. Ay, kinuok ko. At itong One Day Tattoo Semi-Matte Rose Pink. Ayan. Ang cute ng kanilang itsura. At ang sulat niya, ano ba itong sulat na ito? Japanese or Korean? New limited edition, K-Palette, lasting matte, lip tint, lasting cheek tint. Ayan. Screenshot in 1, 2, 3. Nakuha niyo na ba? So available siya sa Beauty, M&L, Shopee, Beauty, Beauty Box Corp, Zalora, Rosense, Beauty Bar, SM Store, Landmark, Watson's, ayan, Landmark Makati, Trinoma, Island City, Bohol, Metro, Uptown, Metro Department Store, UP Uptown, ayan, GOG Sales, Abreza Mall, Philcrease Central. Wine, not drink me. Drunk Blush Potion. Hala, baka hindi ito wine. Hala. Parang wine yata eh. According to the Surgeon General, woman should not drink alcohol, beverage during pregnancy because of the risk of the birth defect. Hala, lagot. Non-sticky formula, long-lasting, vivid color. Vivid? Tama ba? Non-drying, semi-matte formula. So, gamit lang tayo ng lip applicator para matest natin ang product. Pag in-apply mo sa lips, maganda yung hagod niya. Okay, kuha tayo ulit ng another lip applicator kasi para hindi natin ibalik yung nagamit na sa loob. Okay, ito naman para sa taas. So, ayan. Ayan ang kanyang itsura. Strong personality look. Siguro pag kaya tinawag nila itong One Day Tattoo. Siguro hindi nga ito mabilis matanggal. I-try nga natin. Maglagay nga tayo dyan ng isang ganyan. Tapos try natin patuyuin. No, para makita natin kung ano ba talaga ang One Day Tattoo na ito. So mamaya natin ito malalaman pag na siya. Pag medyo patagalin muna natin ang very, very light. Kung ano ba talaga ang One Day Tattoo na yan. Okay, so tanggalin na natin. Ay, inuman pala. Bungka naman pala ito. Literal ka pala ito magiging drunk blush. Okay, cheers! Ay, siya? Sweet wine. Pa-sweet lang pala. So, ayan. Maya-maya, drunk blush na tayo dyan. Hala! Baka mamaya hindi ito iniinom, ha? Baka mamaya, drunk blush to. Wait lang, basahin natin yung maayos. 8% alcohol, red wine. Contents, sulfates, ganon. Hindi ko kasi maintindihan. Comment down below, why you wanna win this pre-love giveaway? So, i-follow nyo lang kami sa aming mga social media accounts ni Lalaking Marangal, Facebook page, sa aming Instagram, at lalong-lalo na mag-subscribe na kayo sa aming mga YouTube channel, Kramer Ford on YouTube, and Michelle Fox on YouTube, para updated kayo if you want to be updated more. Charles! Hindi nga, ayan, subscribe pa kayo dyan. Okay, so mag-swatch din tayo dito para makita natin maya-maya kung magta-transfer nga ba siya or kung totoo nga ba ang chismis na One Day Tattoo ito. Kaulit tayo and then let's try! Yan, kasi syempre ayoko naman magbansagan na pag-giveaway tayo tapos ginamit-gamit ko na pala. Syempre, huwag natin anuhin. Syempre, let's respect pre-love. Tama ba?
Ay, ayan. Nadamihan ko. And then, kuha lang ulit tayo ng another malinis na applicator para naman dito sa taas ng ating lips. Wow, I love the shade. Ganda, di ba? I recommend this shade to sa lahat ng mahilig ng red. Ayan. Kanino ko pa ba i-recommend? Siyempre sa inyong mga vibes na mahilig sa red lipstick. Yan. Ganda ng kanyang pagka-red. Tsaka nga, maganda yung kanyang hagod, yung kanyang intensity, bongga. Ayan. Ano, mahawa nga lang. Wag mo na magsalita habang hindi pa na-dry talaga kasi humahawa siya sa ngipin. Yung kanya intensity, bongga, intensity, consistency, bongga, di ba? Mag-aaralan kayo mga yan. Marami pa yan yung mga wording sa pagre-review. Hayaan nyo. Papunta na tayo dyan. Magsisumikap lang tayo para matutunan natin lahat ng pamamaraan ng tamang pagre-review. Pero okay naman ang review ko, di ba mga Vev? May natututunan naman ba kayo mga Vev? Ayan. So, okay, let's move on to the next product, which is this One Day Tattoo also skincare cheek tint. Ayan, medyo natamaan ako sa wine. Uy, parang hindi maganda naman inom-inom ng ganyan. Ay, akala ko malaki. Very, very, ano lang pala, very, very cutie. Hala, made in Japan pala. Hala, nagkamali tayo kasi nakalagay, akala ko K-Palette, Korea. Made in Japan pala ang product na ito. Hindi ko kasi mabasa nga kasi Japanese. Oh, Japanese ang sulat niya, dai. Please, please translate nga dyan mga web kung sino ang mga Japanese dito sa atin. Ay, wow! Pagbukas niyo yung ganyan, o diba, meron siyang salamin, syempre. Umahawa siya pala mga web. Ay, maganda yung kanyang ano, yung texture ng product. Texture, tama ba? Yung ano, yung parang oily. Kaya parang moisturizer yung nafe-feel ko. Parang moisturizer effect. Kasi nga, it's a skincare cheek tint. So, ito ay naglalaman ng moisturizer ingredients to leave your skin smooth and joey. Botanical. Squalane water. Hi! May college. Sujom. Hi, mga ingredients. Pag mga ingredients na dahil, mga scientific na, hindi ko na talaga mabasa yan. Kasi alam niyo naman, may limit lang yung ano natin. English. Ano na, English learning. It's really, really good on my skin. Walang keme. Tsaka hindi siya yung ano, yung tipong pasabog. Pagkaganyan pa. Ay! Parang magugulat ka na parang, ano ba to? Pintura ba to? Hindi siya ganun. Kasi pagka, pak. Mabilis siyang i-blend kasi parang siyang nag-aagaw na creamy cream moisturizer. I like it kasi very buildable siya. Tapos hindi siya halatang ano, yung parang putok na putok. This skincare cheek tint is 5 hearts for me. This is my opinion, honest review. Kasi pag review, seryoso tayo about siyaan kasi ako rin ang mapapahamak pag binalikan niyo ako kasi nag 5 hearts ako tapos hindi naman pala maganda. That's very, very wrong. Let's move on to this. Siguro naman, kasi semi-matte nga siya. So talaga, magta-transfer nga siya. Kagaya ng ano na nakita natin dito. So kung naghahanap kayo ng ano, ng mga lipstick na hindi nagta-transfer, well, this is not good for you. Kasi ayan, nagta-transfer siya. Hindi siya matte, semi-matte lang siya. So ayan, tingnan natin kung bakit siya tinawag na tattoo. Ayan. So sa mga ilang minutes na nilagay natin siya, walang stain na ano, na-build pa rin siya, na-buildable. Tama ba? So ayan. So siguro yung masasabi nilang one day tattoo, ito yung for example, nag-stay na siya sa lips mo ng mga how many hours? Siguro, doon mo makikita yung kanyang talagang one-day tattoo.
Siguro kasi hindi ko pa nga ito natitest ng yung pang one day talaga or pang more hours. Nakita niyo naman na ano siya pa, hindi siya nag-stain after a moment, after a minutes, a few minutes na nilagay niyo siya. Kaya ingat-ingat na lang kayo diyan mga beb. Pag after niyo mag-apply, wag mo na mag ganun-ganun, wag mo na mag-keme mga ganun ha? Kasi hahawa siya. Mag-iiwan ka ng kamandag. Mag-iiwan ka ng bakas. Just like this, oh. Nag-iiwan pa rin siya ng bakas. I will not recommend this for you, Vebs, na naghahanap ng smudge-proof, kiss-proof, and nag-transfer-proof. Hindi siya dry sa lips at maganda yung hagod niya. Lightweight siya. Hindi mo ma-feel na may suot ka na lipstick. I will recommend this to mga vebs na mahilig sa moisture finish na lipstick. Thank you very so much for watching and please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. And please click the notification bell on para updated ka every time may bago akong video, may bago tayong video. Stay fresh and beautiful at huwag niyong pabayaan ang inyong sarili. And always remember, if you are a fair complexion like me, ayan, I got you! I love it! Yay! Cargo kita sa ating makeup review. Bye, best! My barangayas! And I'll see you on our next video. Besos! Bye! Oops! Teka lang! Sandali, Vebs! May videos pa dyan sa bandang kanan mo. At sa bandang kaliwa mo naman, i-click mo na yan para makapag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Besos! Mwah!